Para sa ating quarter 3, week 5, ang ating paksa ay tugon ng pamahalaang Pilipinas sa mga issue sa mga karanasan at diskriminasyon. Tatalakayin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng karahasan at diskriminasyon. Pag pinag-uusapan natin ang karahasan o sa English ay violence, ito ay nagpapakita ng discomfort, hindi komportable, hindi maayos na kalagayan ng isang tao, mala physical man, o kaya naman ay verbal, o kaya naman ay emosyonal. Nararanasan nila ang hindi tamang pagtrato sa kanila, hindi kaaya-aya at maayos na pagtingin sa kanila. Samantalang, ang makikita natin sa larawan ay isa sa mga marami pang mga karahasan na nagaganap hindi lamang sa ating bansa, kundi sa marami pang bansa sa buong mundo. So, hindi lamang ito tungkol sa mga kababaihan na naaabusong pisikal, pambubugbog, o kaya naman ay pagmamaltrato, kundi nararanasan din ito ng iba't ibang mga kasarian, mga kalalakihan, o maging sa mga kasama o kasapi ng LGBT+. Ang diskriminasyon naman, ito ay mas nakikita o kaya naman ay nangyayari sa tuwing nasa isang sitwasyon ang isang tao, makalalakihan man yan o kababaihan o LGBT, na hindi niya na tatamasa o hindi niya nararanasan ang pantay na pagtrato at pagtingin sa kanya. So yung sa karahasan, more on pang-aabuso, pang-mamaltrato, samantalang ang diskriminasyon naman, nababawasan ang iyong karapatan sa isang bagay, hindi mo nakukuha ang pantay na pagtingin sa iyo dahil maaring ikabilang ka sa isang sinasabi nila na mababang uri ng lahi, o kaya naman ay hindi maganda ang imahe ng iyong pinanggalingan na pamilya, o kaya naman ay iyong kasarian mismo. So dito pa lang makikita nila na dahil kabilang ka sa isang grupo na sa palagay nila ay mas mababa kumpara sa kanila o sa pinanggalingan nila, ay ibinibigay nila sa iyo ang less opportunity o kakaunting karapatan at hindi pantay na pagtingin sa iyong pagkatao. So, isa sa mga sitwasyong diskriminasyon, hindi lamang sa mga kababaihan, kundi sa mga kalalakihan. Dahil nga sa mga iba't ibang sitwasyon, o kaya naman sa mga karanasan, o kaya naman sa nangyayari sa buong daigdig, nagbabago na rin ang pagtingin ng iba't ibang klase ng pangkat ng tao sa iba't ibang klase ng grupo. Halimbawa, ang mga kalalakihan, noong mga panahon ng tradisyonal na pagtingin sa mga kalalakihan, sila ay makisig, sila ay kagalang-galang. Pero sa paglipas ng panahon, dahil nga sa mga karanasan at sitwasyon na nangyayari sa ating paligid, ay nababago na rin ang pagtingin ng mga ito. At syempre, isama na natin ang mga iba't ibang lahi, iba't ibang edad, iba't ibang kasarian, at iba't ibang mga pinanggalingan ng tao. Yan. So, saan nga ba nagaganap ang diskriminasyon at karahasan? So, makikita natin yan sa iba't ibang pangkat at iba't ibang bahagi ng ating lipunan. So, mapababae man, mapalalaki, kabilang sa LGBT, matanda, bata, kabataan, lahat ay nakakaranas ng diskriminasyon at karahasan. So dito ay makikita natin na maski sa tahanan na kung saan ay dapat ito yung pinaka-comfort place natin, safer place natin, ay naranasan natin ang diskriminasyon at karahasan. Makikita natin dito, may dalawang tao na mag-asawa na nag-aaway sa harap ng kanilang mga anak. So hindi lamang ito tungkol sa asawang lalaki na nakakarinig ng kung ano-ano mang pagbababa ng dignidad,
sa kababaihan na emosyonal dahil sa naranasan nitong hirap sa kanyang pamilya, kundi pati ito sa mga bata na nakaka-witness, nakakakita ng mga hindi kaaya-ayang bagay na nakakaapekto sa kanyang pagkatao. Nadidiscriminate siya dahil ikukumpara niya ito sa buhay ng ibang bata. Siyempre, nararanasan niya na siya ay hindi masaya o kaya naman nararanasan niya yung mga hindi dapat nararanasan ng isang musmos o isang bata. So dito, hindi lamang umiikot sa mag-asawa, kundi sa kung anong epekto ng ginagawa ng mag-asawa at pagtrato ng mag-asawa sa isa't isa sa kanilang pamilya. So makikita natin ang karahasan, minsan, pag nakikita ng bata na sinasaktan ng amang ina or vice versa, or maski sa bata, minsan nakakaranas din sila ng mga physical na pang-aabuso at syempre, emotional na pang-abuso. So next, sa pamayanan. So makikita natin na mapapansin natin ang karahasan at diskriminasyon unang-una kapag hindi natatamasa ng isang grupo ng tao, mga nakatira sa pamayanan na yun ang karapatan nila. Kumbaga, hindi sila tinitingnan ng pantay, hindi sila binibigyan ng pagkakataon na maranasan ang karapatan na dapat may ibigay sa kanila. Nagkakaroon ng violence kasi dahil gusto nilang makamit ang mga karapatan na ito at hindi sila napapakinggan ng ating gobyerno o ng lipunan, ay ginagawa nila ang mas abusive at mas marahas na paraan ng pagkamit ng kanilang karapatan. So sa discrimination naman, syempre, dahil makikita naman natin na may mga taong mas nakakataas at meron din namang mga tao na nasa below average na mga uri ng tao dahil nga maaaring sila walang trabaho o kaya naman ay sila ay naghihirap. Mas lesser din ang kanilang nararanasang karapatan. Dahil nga hindi sila makapangyarihan o wala silang access sa mga karapatan na iyon. So, syempre, sa paaralan. Although, syempre, tinuturo sa paaralan ang maayos na kapaligiran, pagiging mabuting tao, magiging makatao. Hindi natin maiiwasan dahil na nanggagaling ang mga mag-aaral sa iba't ibang klase ng pamilya at iba't ibang klase ng pagpapalaki sa kanila, ay pag nagsama-sama ang mga iba't ibang ugali ng mga mag-aaral na ito, ay hindi natin maiiwasan na merong magiging superior at merong magiging inferior. Superior, ibig sabihin sila yung mga dominante, sila yung mas confident, sila yung mas may malakas ang personalidad. Samantalang inferior sila yung mga hindi nagsasalita o kaya naman ay hinahayaan lamang ang mga nangyayari sa kanila o kaya sa paligid nila. So dito, dahil makikita natin na mayroong superior at inferior na mga bata, ay makikita natin na minsan, dahil inferior sila, sila yung mas sumusunod, sila yung mas nagiging taga-unawa, kaya naman sila ay yung minsan na mahihina ang kanilang loob upang i-express ang kanilang mga sarili. So makikita natin ng karahasan dito, syempre, dahil unang-una, nararanasan ng mga superior na dapat sila ang may malakas sa personalidad, kaya ipinapakita nila sa kanilang kamag-aral na sila ay mas makapangyarihan at malakas kesa sa mga inferior na student. Discrimination naman, dahil syempre, mas pinipili ng mga bata, mga inferior na bata na maging tahimik, na hindi na lang magsasalita, nagkakaroon sila ng pagtingin sa kanilang sarili na sila ay mas mababa ang kanilang personalidad. At ito naman ay nagiging driving force minsan ng mga superior na bata na mas maging malakas ang kanilang loob sa buong paaralan, kung paano nila pakitunguhan ang kanilang mga kamag-aral. So sa isang bansa, syempre, isang malawakang karahasan na rin ang
digmaan, hindi lamang sa pagitan ng bansa, kundi mismo sa loob ng bansa. Dahil meron tayong iba't ibang mga perspective, meron tayong iba't ibang mga pananaw bilang isang mamamayan ng isang bansa. At hindi natin maiwasan magkakaroon ng hidwaan, magkakaroon ng conflict sa bawat pangkat ng mga tao sa ating bansa. Kaya nagkakaroon ng alitan na kung hindi mareresolba ang alitan nito ay maaaring umabot ito sa mas marahas na paraan ng pakikipaglaban ng ating mga pananaw sa ating buhay. So, syempre, sa mundo, marami tayong nararanasan, hindi lamang sa terorismo o kaya naman sa diskriminasyon, pagtingin ng ibang tao sa iba pang mga lahi. Makikita natin yan na kapag pumunta tayo sa mga bansang Europeo at Amerikano, meron pa rin mga grupo ng mga taong ito na inferior o mababa ang tingin sa mga Asyano. Same as true, pag binaliktad naman datin, mababa rin ang tingin nila sa mga Afrikano. So, dahil nga hindi maganda ang pananaw nila at pagtingin nila sa bawat lahi, nagkakaroon ng discrimination, mababang pagtingin, at syempre, pag umabot ito sa sukdulan, ay maaaring magkaroon ng karahasan, pagpatay. Kumbaga dahil mababang uri ang isang lahi sa kanilang paningin, hindi nila ito tinuturing na parte ng ating mundo o daigdig. Kaya nagkakaroon ng karahasan, pagpatay, pang-aabuso at pag-aalipusta. Hindi lamang ito tungkol sa kasarian, kundi sa kung paano tingnan ng isang tao ang iba pang grupo ng mga tao. Siyempre, magkakaroon lang ito ng solusyon kung ang mga tao at mga pangkat ng tao ay magkakaroon ng iisang o nagkakaisang pagtingin sa bawat isa. So, kahit na meron tayo iba't ibang mga lahi, ang nangyayari dito ay dapat meron pa rin pagrespeto at pagtanggap. So, isa sa mga ipinapatupad na batas, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay yung anti-violence against women and their children. Although, syempre, marami na ding mga kalalakihan at kabilang sa LGBT ang nakakaranas ng violence. Sa mga former years kasi at mga dekada, ang isa sa mga nakakaranas talaga ng pang-aabuso ay ang mga kababaihan. Dahil nga nasa isip ng mga tao, nasa pag-iisip maski ng mga kababaihan na sila ay mahina, emosyonal, sila ay dapat sumusunod lang sa mga kalalakihan na minsan hindi na nila nakikita ang karapatan na dapat meron sila. At syempre sa mga bata. So, sa mga panahon nito, mas nakikita natin ang pang-aabuso sa mga kababaihan at bata, kaya inilabas ang anti-violence against women and their children. Sino nga ba ang cover nitong batas nito? Syempre ito yung mga kababaihan, maski walang asawa o may asawa man, na may anak o wala man anak, at mga kabataan na minor de edad na hindi nila kayang alaga ng sarili nila, at maski yung mga meron ng pamilya at walang pamilya ay kabilang din sa batas na ito. So ito yung mga tao na hindi nila kayang proteksyon ng sarili nila o kaya naman nakakaranas ng pang-aabuso at pagmamaltrato na kailangan ng agarang pag-aksyon. At syempre, ito yung mga kalababaihan at mga bata na nais umunlad sa kanilang pansarili na hindi nila magagawa kung nasa isang sitwasyon sila na hindi komportable o hindi naman maayos para sa kanila. Hindi naman necessary na kailangan nabugbog, hindi naman necessary na kailangan minaltrato, kundi pati yung emotional na state, yung kanilang emotional ay hindi na maayos o kaya naman ang kanilang mentalidad o kaya ang kanilang pang-araw-araw na buhay hindi na maayos dahil sa kanilang nararanasang sitwasyon. So, isa sa mga batas pa na naipatupad sa Pilipinas, pati sa ibang panin ng mga ng mundo, ay ang Magna Carta for. So, syempre, kung pinag-aralan natin yung mga former decades and
former decades ng sitwasyon ng mga kababaihan na kung saan mas pinapanigan ng mga kalalakihan sa larangan ng edukasyon, lipunan, politika, pamilya. Halos ang nangingibabaw ay mga kalalakihan. Kaya nga, patriarchal, ibig sabihin, ang mga kalalakihan ang naghahari sa maraming mga bansa. At dito sa Magna Carta for Women, ginawa ito upang bigyan ng oportunidad pagkakaroon ng magandang sitwasyon ang mga kababaihan upang mag-stand out din o kaya naman ay maging katangi-tanging mga babae din sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng pagtatrabaho, livelihood, politika, at marami pang aspeto ng lipunan. So dito, binuboost ang moral, itinataas ang kakayahan ng mga kababaihan, ang pagtrato sa mga kababaihan ng pantay, at hindi pagtingin sa kanila ng inferior sila dahil sila ay babae. Kumbaga, binibigyan sila ng oportunidad upang ipakita ang kanilang mga talento at kakayahan sa larangan ng iba't ibang aspeto ng lipunan. Yan. So ano nga ba ang kailangan gawin at ginagawa at magagawa ng ating pamahalaan para sa pagbawas o pagpe-prevent ng karahasan at diskriminasyon sa ating lipunan? So, ang pamahalaan, ito ay tinatawag na primary duty bearer. Ibig sabihin, sila ang pangunahing taga-lingkod, taga-gawa ng mga serbisyo para sa mga taong nakakaranas ng pang-aabuso at diskriminasyon. Sila ang taga-pamagitan, sila ang taga-pagpatupad ng kahit anong mga polisiya at taga-pagbantay ng karapatan ng mga tao nakakaranas ng karahasan at ng diskriminasyon. So, pangalawa, si Renin ang lumilikha at nagpapatupad ng batas. So, hindi manggagaling sa isang grupo ng organisasyon o kaya hindi manggagaling sa tao, kundi sila mismo ang magbibigay ng mga batas at tumitingin sa kung ano nga ba ang mga karapatan na hindi natatamasan ng mga kababaihan, mga kalalakihan, mga LGBT, lalaki, matatanda, mga bata, lahat ng klase ng tao na nakakaranas ng diskriminasyon at karahasan. Pangatlo, maalis at maayos ang polisiya laban sa karapatan ng kababaihan. Hindi lamang sa kababaihan, pati sa kalalakihan, sa lahat. So, dahil sila ang pangunahing tagaayos ng ating lipunan, sila rin ang merong tungkulin at responsable sila sa paano nila aayusin, mababawasan ang karahasan at diskriminasyon na nakikita at napapansin at na nangyayari sa lipunan. At the same time, sila rin ang mag-aalis sa mga hindi nagbibigay ng karapatan at naghihinder o humaharang sa karapatan ng mga ito. At syempre, ang pang-apat sa layunin at tungkulin ng pamahalan ay basagin ang stereotyping. Ibig sabihin ng stereotyping, yung unang pagtingin ng mga tao sa kanila, sa pangkat ng tao kasarian ay maalis. Halimbawa, ang pagtingin ng mga tao sa mga kababaihan noon ay mahina, dapat nasa bahay lang, dapat ang kaya lang nilang gawin ay ang mga gawain na may connection sa pagsisilbi sa bahay. Samantalang mga kalalakihan, dapat sila malakas, dapat sila ay malakas ang loob, physical, emotional, dapat maalis 'yon sa pagtingin ng tao. Maalis, basagin 'yon dahil meron tayong iba't ibang klaseng pagkatauhan at personalidad. May mga kababaihan na kayang-kayang gawin ng mga ang ginagawa ng kalalakihan and vice versa, kalalakihan ang makayang gawin ng mga gawain ng kababaihan. So, kailangan basagin stereotyping na walang nagtatangi dapat sa pagiging lalaki, babae, o parte ng LGBT ng isang tao. Yan. So, may mga uri ng kababaihan. May marginalized women. Ito ay ang mga kababaihan na
pinagkaitan ng iba't ibang karapatan, nahihirapan sa buhay, hindi dahil sila minamaltrato, kundi salat sila sa oportunidad. Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon na maiangat ang kanilang buhay dahil sa pwedeng lahi nila, pwede sa antas ng kanilang pamumuhay. Dito makikita natin ang marginalized women na to, na kung saan napagkaitan siya ng karapatang makapag-aral o kaya naman magtrabaho dahil sa kanyang lahi, dahil sa kanyang antas sa buhay, dahil siya ay mahirap. Same as true dun sa pangalawang larawan, naman ay siya ay parte ng marginalized women dahil hindi siya inaabuso kundi ang kanyang natatamasang karapatan na magtrabaho, karapatan na buhay ng kanyang pamilya ay hindi naibibigay sa kanya. Same as true dito sa pangatlong larawan. Ibig sabihin nito, mga marginalized women na to ay meron silang maayos na pag-isip, ngunit wala or less ang kanilang oportunidad. Kumbaga, may kakayahan sana sila, ngunit hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na paunlarin ang kanilang sarili. Kumbaga, less ang kanilang resources, ang kanilang opportunity. Dito naman sa women in special difficult circumstances, ito na yung mga nakakaranas na mga pang-aabuso at pagmamaltrato, physical man yan, emotional man yan, mental man yan, o social man yan. So, dun sa first, marginalized women, sila ay capable, physical, kasi hindi naman sila minamaltrato, emotional, yan, hindi naman sila inaabuso. Ngunit wala silang mga oportunidad. Dito naman sa women in especially difficult circumstance, nakakaranas na sila ng mga physical, mental, at intellectual, social na pang-abuso na nakakapagpababa sa kanilang pagkatao. Yan. At lastly, ano nga bang epekto ng karahasan? So, ang epekto ng karahasan at discrimination, unang-una sa kanilang kalusugan. So, syempre, kapag physically maltreated ka, ibig sabihin, minamaltrato ka physical, yung physical mismo na katawan mo ay hindi maayos. Maaring dahil sa sobrang pambubugbog sa'yo na namamaga ang iyong ang mukha, o kaya naman ang iyong kamay, o kahit anumang parte ng katawan na abuso. Sa mental naman o emotional naman, dahil ikaw ay inaabuso, nagkakaroon ka ng psychological effect, o kaya naman ay magkakaroon ka ng mababang pagtingin sa sarili mo dahil sa nangyari sa'yo. So, sa discrimination naman, syempre nasa pagkatao mo na dahil ganyan lamang ang tingin nila sa'yo, ay pati yung takbo ng iyong buhay ay hindi na magiging maayos. So, sa kabuhayan naman, syempre, kapag ikaw ay inaabuso o kaya minamaltrato o wala kang oportunidad upang paunlarin ang iyong sarili, ay maapektuhan ang iyong kabuhayan kung paano ka mamuhay sa pang-araw-araw, kung paano mo tingnan ang sarili mo sa pang-araw-araw, kung paano mo ipapamuhay ang iyong buhay. At syempre, sa relasyon. So, ibig sabihin, kapag nakakaranas ka ng maltreatment sa nanay at tatay mo, syempre, ang isang bata ay magkakaroon na ng trust issues, hindi na masyado makikihalubilo. So, relasyon yun sa mga kasama niya sa bahay, relasyon yun sa ang mga klase niya. Same as true, ang mga kababaihan, kapag nakaranas din ng maltreatment, nagkakaroon din sila ng trauma at issue sa mga taong makakahalubilo pa nila. At syempre, sa mga kalalakihan din, same as true, pag naranasan nila ang hindi kaaya-aya na pagtrato sa kanila, bata man yan, o kaya naman sa asawa man yan, o sa kahit trabaho man yan, magkakaroon ng hindi maayos at stabilized o maayos na pag-uugali ang isang tao na kapag nakipag-usap siya at makikipag-socialize siya at mag-aayos ng kanyang relasyon sa iba't ibang klase ng tao, mahihirapan siya dahil meron siya mga pinagdaan ng karahasan o discrimination sa pamilya, o kaya naman sa trabaho, sa pamayanan at sa paaralan.